Kumusta mga kabasketball? Pag-uusapan natin ngayon mga kabasketball ang nasagap na balita nitong si Shaquille O'Neal na okay lang daw sa Lakers na makaharap ang Phoenix Suns sa first round kung sila nga ay magiging 8 seed kaysa sa Golden State Warriors. Ibig sabihin ay kumpiyansa sila na mas may chance silang makalusot sa Suns at saka na intindihin ang Warriors pag sila ay nagkaharap sa mga susunod na rounds. Ang Lakers ngayon ay may record na 27 wins and 31 losses pang-siyam sa Western Conference. At kahit saan pa nating tignan, ang Lakers ngayon ay isa sa mga biggest disappointments sa NBA ngayong season na ito. At dahil dyan ay maaring merong mga kaisipan na kumbaga wala nang kumpiyansa itong Lakers dahil sa kanilang kinalalagyan ngayon. Pero hindi mga kabasketball. Ayon kay Shaquille O'Neal, meron siyang nasagap. Nasa salita ni Shaquille O'Neal ay galing sa isang powerful source sa loob ng organization na okay lang daw ang pwesto ng Los Angeles Lakers ngayon na pang-walo o pang-siyam dahil mas gusto pa nilang makalaban ang Phoenix Suns sa first round kaysa sa Golden State Warriors. Dagdag pa ni O'Neal na kinukwento niya lang daw kung ano yung kanyang narinig. Maraming magre-react dyan na sasabihin na syempre lumakas ang Golden State ngayon, na kompleto sila, etc., etc. Pero itong punto dyan mga kabasketball, hindi ba't dinurog lamang ng Phoenix Suns itong Los Angeles Lakers last year sa playoff matchup nila? At sa seri nga na yun ay kitang-kita ang bad blood sa pagitan ng dalawang koponang ito at lalong lalakihan ngayon kung sila nga ang magkakaharap sa first round. Interesting talaga ito mga kabasketball dahil number 1 ang Phoenix Suns ngayon at lamang ng 6 na panalo sa Golden State Warriors. At pwede nating sabihin na kung last year ay malakas na sila, ay mas nagkakumpiyansa pa sila ngayon dahil nga sa experience nila sa finals. Kaya mas delikadong kaharap ito ngayon kumpara last year. Pero mas gusto nga raw ng Lakers ito, saan kaya nagagaling ang kanilang kumpiyansa at naiisip nila na kaya nilang talunin ngayon itong Phoenix Suns. Well, ang Lakers ngayon ay nasa ilalim nga ng playoff positioning at baka makuha nila ang kanilang wish. Samantala, inako naman ni Steph Curry ang masaklap na pagkatalo nila sa Denver Nuggets, leading sila all the way hanggang sa huling minuto. Final 5.9 seconds na natitira sa laban. Lamang ang Golden State Warriors ng dalawa. Ibinigay ang bola kay Nikola Jokic sa poste. Designed ang play para kay Jokic talaga. Kaya lang dumobol team itong si Steph Curry sa loob na iwan si Monte Morris. Unselfish pass ni Nikola Jokic. Bang! At the buzzer 3, talo ang Golden State Warriors ng isang punto. Sa post-game interview, inako nga ni Steph Curry ang kamaliang nagawa niya. Sabi niya sa ganung sitwasyon daw, lamang sila ng dalawa. Ang pinakahuling gagawin mo ay mag-give up ng isang tres at yun nga raw ang kanyang ginawa. Dagdag pa ni Steph na kumagat daw siya sa pain ng Denver Nuggets na may mag-double team kay Nikola Jokic at yun nga ang nangyari. Kaya lumaki ngayon ang lamang ng Phoenix Suns sa kanila to 6.5 games. Pero saludo pa rin tayo kay Steph Curry dahil marunong siyang umamin ng kanyang sariling kamalian. Walang excuse. At para sa mga mahilig sa sports na naglalaro ng play-to-earn games, ito na ang CyBall, isang football-themed NFT-based game na susubukan ng galing mo laban sa iba't ibang play-to-earn gamers ng buong mundo. Bisitahin ang CyBall.com para alamin kung ano-ano at paano makakabili ng mga NFT assets nito na gagamitin mo, hindi lang para maglaro kundi para kumita. Pero syempre, do your own research and invest at your own risk. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone.